Mga ka-showbiz, kinakasana ng business tycoon na si Manny Villar kung paano patatakbuhin ang pagmamay-aring TV network, ang Advanced Media Broadcasting System, INC. Ang AMBS ay nagawaran ng National Telecommunication Commission ng Channel 2 frequency na dating hawak ng ABS-CBN Corporation ng Pamilya Lopez. Mayroon silang 18 months provisional authority para gamitin ang Channel 2 na dating analog TV frequency ng ABS-CBN at Channel 16 na dating digital TV frequency ng Kapamilya Network. May ilan pang entertainment industry veterans ang nais kunin ni Manny Villar para sa TV network niya. Magiging bahagi umano ng AMBS si Freddy Garcia, dating presidente ng ABS-CBN mula 1998 hanggang 2003. Pati ang pangalan ni Johnny Manahan, aka Mr. M, ay isa sa mga nabanggit na industry veterans na posibleng hikayati ni Villar. Sina Garcia at Manahan ay co-founders ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Villar could possibly get Johnny Manahan and get all the talent and producers to get that Kapamilya vibes back, saad pa ng source ng online portal site. Si Mr. M ay kasalukuyang consultant ng Sparkle, dating kilala bilang GMA Arte Center o siyang talent management arm ng GMA 7. Nagpaabot di umano ng mensahe ang kampo ni Villar sa kampo ng mga Lopez para sa isang posibleng pagsasanib puwersa ng kanilang mga istasyon. Feelers pa lang, but it's possibly Villar might go for the jugular and get ABS-CBN to fill up his network airtime, saad ng source. Dagdag pa ng source ng ulat, sinisikap ng kampo ng dating senador na timbangin kung interesado ba ang pamilya Lopez sa pakikipag-alyansa sa kanila dahil maaari itong paraan upang mailabas muli ang mga shows nila sa Channel 2 at Channel 16. January 25, 2022, lumabas ang ulat na naigawad ng NTC ang mga dating TV at radio frequencies ng ABS-CBN Broadcasting Corporation sa kumpanya ni Villar. Bahagi ng pahayag ng NTC, after the technical evaluation of AMBS, request for a simulcast channel, Channel 2, the paired analog channel in Mega Manila of Digital Channel 16, was temporarily assigned to AMBS. This temporarily assignment is for simulcast purposes only, and only until the analog shut-off schedule in 2023. The temporary assignment was granted to ensure service to both analog and digital TV signal users as the country transition to full digital TV.